Kino-question kung paano daw niya na-afford. Grabe. Yung ganung kamahal na kondo. Kabit ba ito ng bakla o may ding benefactor? Kailan naman kay Dominic nangyayari yan? Ang dami din nagtatanong tungkol dyan sa Sing Sing. Oh. May mga nagsasabi na peke daw. Di daw totoo. According to my source, si Gabby Concepcion daw ay humihirit ng napakataas na talent fee na napaka-imposible. Wow. Sabi sa akin ni source ko, sino itong sexy actor? Kung umuwi na dun sa bahay nila, umaga na, na ang nirarason ay isa pang hiwalay. Ay? Oh. Meron na naman? Hiwalay. Ha? Sino? Hello mga kaambi! Dito po ang inyong mga aling... Ito po si Mama Lomay! At ito naman po si Papa O. Yes, ano pa nga ba? Ang lagi inyong inihilig sa amin? Nagbigay na ng pahayag si Dominic na, na huwag iba si Bea. Ang nakakatuwa. Dahil maraming mga comments naman na pupuri sa kanya naging gesture. Napaka-gentleman daw. At gusto pa rin daw protection ni Dominic si Bea. Hindi ba? Oo. Pero may kumusta na nga kaya si Bea? Ah, si Bea ay nasa Singapore. Kasama ang family. Ah? Yes. Naku, baka hindi ka nila maintindihan. Pero Tito Ernie, pagkakasingga pa. Oo, nasa Singapore po si Bea. Kasama ng family that prays together is this. Alam mo, sa mga ganito namang kalungkutan, dapat talaga ang kasama mo pamilya. Kasi higit ka rin naman ang pamilya makakaunawa sa iyo. Ano yun, Nay? Bakasyon or trabaho? Hindi ko alam. Baka bakasyon yun. Feeling ko bakasyon. Eh, si Dominic naman, Nay, kamusta? Ayun, ang sabi ng aking source ay obviously, madalas sa magkulong sa kanyang kondo. Oh. Si Dominic. Oo. At si Dominic ay dinadalaw ng mga parents niya, ng family niya doon. May mga kaibigan din si Dominic na tumatawag sa kanya para siya ay i-console, para siya ay imbitahan lumabas, para somehow makalimot. Diba? Pero yun naman pala. Pero iba hindi niya pinagbibigyan. Yung iba pinagbibigyan niya. Ay, Nay, nabanggit mo yung kondo. Oh. Naku, Diyos ko, diba? Kalat na kalat ngayon sa social media yung tungkol dyan sa kondo na yan. Oh. Na kino-question kung paano daw niya na-afford. Yung ganung kamahal na kondo. Oo nga, parang ano naman daw ang kapasidad ni Dominic na makapagpundar o makapag-invest o makabili ng kondo yun. Oo. At yun nga, itinuturo daw ang isang politiko. Oo, daw. Oo. At hindi raw ito nakapangalan kay Dominic. Sa iba raw nakapangalan o nakatitulo ang kondo. Oo. Tapos meron din naman tayong nakausap ang sinasabi, hindi naman talaga kay Dominic nakapangalan ng kondo kasi inuupahan niya ito. Kasi kung matatandaan ko, no, nung panahon ng pandemya, nag-video call pa kami ni Dominic, nakita niya sa akin yung bahay niya. Yung interior pala ng kondo. Minsan nag-uopisina na rin siya doon kasi doon sa mga nakataasang kilay at naghahanap, kung anong pinagkakabala ni Dominic, since yung iba, kino-question, ba't hindi naman siya aktibo sa pag-arte? Oo. Ang pinagkakabalaan po niya ay ang kanyang production house. Meron po siyang production house na kino-commission ng mga brands para gumawa ng mga, ng AVP o audio-visual presentation. Katulad ng parang ano, something like Lakbay Kalikasan. Pinakita pa sa akin ni Dominic yun. Oo, yun yung mga ginagawa nila. Na sila mismo nagpupunta sa mga nature-nature. Oo, para ipagmalaki, ipagbunye. At kung paano mapapangalagaan ang kalikasan. Yun, isa lang yun. Hindi lang naman yung mga AVP ang ginagawa nila. May mga digital ads din silang ginagawa. So talaga na yung legit na production house. So nag-produce talaga ng mga pang ano, pang social media, pang mga digital na requirements. Malaki din kita dun. Ay, ay correct. At ang pangalan ng kanyang ano, prod house ay yung Black Peak Media Productions. Yun. So, yung iba kasi parang nilalait nila si Dom. Sinasabi nila, kabit ng bakla, kabit ng mayaman,
di ba? Mm-hmm. Yung mga ganun tipo talaga, ni Dominic, lalo na't gwapo, di ba? Mm-hmm. Eh talagang hindi mo maiiwasan na pagdudahan kung kabit ba ito ng bakla o may gay benefactor. Kailan naman kay Dominic nangyayari yan? Maging sa ibang artista, nalilink din sila sa mga ano, sa mga mayayamang gays. Ah, so parang sila sabi ng iba na yun, parang siyang baby boy? Oo. Ay, ba't paano kapingin kayo sa akin? Yun lang ako supply ng mga ganyan. Wala ko kaya magbigay ng ganyan kayo. Oo naman. Hanggang pasit-campton lang ako. Oh, eh, anyway. So yun nga. So sinasabi na parang jowa ng mayamang bading si Dominic na hindi pa rin naman napapatunayan. Oo nga. Diba? Sinasabi na ang may-ari ng kanyang kondo ay isang politician na lalaki. Pero sa pagkakaalam ko, no, nung nag-video kami dati ni ano, panahon ng pandemya ni Dominic, inuha na raw niya yun, mababa raw kasi yung upa. So inuupahan lang niya talaga yung kondo. So, wala siyang jowang bading ito, Ochi? Mahirap na para sa akin magsabi na wala siyang jowang bading. Diba? Mm-hmm. Kasi hindi naman natin nakakalkal talaga. Yun lang yung mga naglalabasan. Mm-hmm. Pero, sinasabi ko nga, yung mga ganong tipo, yung mga ganong itsura ni Dom, talagang ano yun? Oo naman. Talagang lakihin. Oo. Talaglag panty. Diba? Meron pang nakarating sa akin na yung isang bading ay business partner pa niya. Yung mga ganyan. Oo, na hindi ko kilala kung sino yun. Sabi ko, sino ba yun? Kailangan makuha na talaga natin yung mga line-up ng mga partners ni Dom, di ba? Ay, dito o dyan, hirap palang dumikit kay ano? Kay Dominic. Bakit? Eh baka mamaya mapagkaman ng sponsor pa ako niyan. Hindi, para mas mapagkakaman ka muna na. Grabe ka naman dito o dyan sa akin. Parang kanina si LRT, nagsabaki ako sa LRT, nagsalita yung voiceover, mag-iingat sa mga magnanako, nagtingin ng lahat sa ako. Ay, paano naman kasi? Paano naman hindi makitingin na sa'yo? Sa isang kamay, dalawang wallet ang mong bayan. Ano ba yan, Diyos? Hindi naman, kayo naman. Oh, anyways, tsaka yun nga, ang dami nilang iniisip tungkol kay Dominic, para lang i-discredit yung tao. Para lang i-prove nila sa sarili nila na si Bea ang bubuhay kay Dominic. Mas mayaman si Bea kaysa kay Dominic. Diba? May sarili rin naman pera si Dominic. Oo. Katunayan, may mga endorsements din si Dominic. Matagal na siya sa ano, siya, parang siya yung mukha o yung endorser ng Lemon Juice. At saka sa Coke. Oo, yan yung mga ini-endorse niya. Kahit sa digital. So, kumikita naman yung bata. Oo, na ibanggit nga sa akin kung magkano yung ano, yung TF ni Dominic. Malaki din, ha? Malaki din. Oo, pero syempre, sa yaman at yaman, mas mayaman talaga si Bea Alonso. Kesa kay Dominic. Pero hindi natin inuuri ang tao sa kung magkano at kung anong properties meron siya. Para masabi natin kung mabuting tao yung isang tao. Di ba? Tapos di ba, nag-endorse pa siya ng ano, clean fuel. O yung ano, yung gasoline station, hindi ba? Oh. So, yan, tuloy-tuloy lang na hinahawakan ni Dominic bilang siya yung influencer at endorser ng mga brands. So, patuloy pa rin siyang umaani ng kita, di ba? Alam mo, sa totoo lang, sabi sa akin ng source ko, galante si Dominic Hilton. Galante. So, hindi na natin isa-isayin kung paano siya naging galante. No? Ay, naku, speaking of galante, parang sinasabi ng iba, si Bea ang galante kay Dominic kasi daw yung mga trip nila, si Bea nagbabayad. Uy, hindi totoo yun. Ah? Hindi naman totoo yun. Mm-hmm. Alam mo, may ego, may pride pa din ng lalaki. Mm-hmm. Diba? Alam mo, may mga ganyan, ano? Porque, syempre, si Dominic, alam naman niya na status man ang pinag-uusapan, alam niya mas mataas si Bea. Diba? Pero sa lalaki kasi, pag meron kang nobyang gano'n, diba? Parang mas pinatutunayan sa kanya na hindi ako after sa yaman mo. Kaya nga willing si Dominic pumirma ng prenup eh. Oo eh. Tsaka yung Japan trip nila itong huli,
sponsored trip yun. Kaya binabanggit nila yung nag-sponsor sa kanila. Kasi pinopromote nung company yung kanilang travel agency. Mm. Ano yung promote din sa atin? Trajet ang ano natin. Mahusay. Yes, Trajet. Pag magpumuliyak at magja-Japan kayo. Anyway, Japan, Trajet. International Tours and Travel. Yes. Ay naman pala, sponsored naman pala yung kanilang Japan trip. Oo. And ay, ang dami din nagtatanong tungkol din sa Sing Sing. May mga nagsasabi na peke daw. Dito totoo. Tatanggapin ba naman ni Bea yun kung di totoo? Alam mo, gano'n naman talaga yung ibang tao, no? Pag tinuldo ka na nila, yung kapasidad ng lalaki na makapambuhay ng isang babae, talagang hahanapan nila at padadapain talaga nila para lang patunayan na hindi sila nagkakamali ng opinion na mahirap nga yung bata. Mm. Pero yung Sing Sing na yan, hindi yung peke. According to my source, sabi. Narinig mo ba ito? Hindi. Nakarating? Narinig ko sa source. Ah, hindi na panaginipan, ha? Oo. Bisa-bisa makasort ito. Ganyan, search. Oo. Di ba pinasolido ni Bea? Oo. Yung sing-sing. Oo. Oo. Ito hindi naman talaga direktang nakarating kay Dominic na soli. Ay. Hindi ko lang alam kung nasan yung sing-sing. Pero yung sing-sing na yan, alam ko magkano. Ay, magkano yung sing-sing? Million. Ay, 1 million? Mm-hmm. 2 million? Nay! Magkano nga dito? 3 million. Oh my God! That's according to my source. Kung yung nakikinig lang naman sa kwento. More than 2 carats yun. Yung sinasabi ng source ko, galanti si Dominic. And even to his family, galanti daw si Dominic. At ito ngayon na nag-uusap tayo. Mahal pa rin Dominic si Bea. Baka kaya ganun yung post niya. Oo. Na huwag niya i-bash si Bea. Grabe siya magmahal. Diba? Kaya naghiwalay, gabi ka. Ang kasalanan. Hindi naman. Kinukompare mo siya sa iyo. Ganun ko sa magmahal. Ha? Tapos pinapakain mo sa lalaki. Galing sa shower. Para makatipid ito, OG. Para makatipid. Kasi nga dinadala ko pa sa mga birthday ko saan may handa. Sinasama mo pa sa pag-gate crush, ha? Ano naman? O, di napansin ko lamang, ang dami niya sinabi kay Dominic. Parang wala namang problema kay Dominic. Ibig niya sabihin, kay Bea may problema. Huh? Parang walang masama kay Dominic. Don't put words into my mouth. Parang sana pag-usapan lang natin, parang ang kaganda ng mga... Siya po ang may sinasabi. Kaya hindi naman, naitanong ko lang naman, baka kay... Sige, kaya mo yan. Kaya mo yan. Alam mo, pareho sila, magkabilang kampo. Kasi, yun nga sinasabi ko, hanggat hindi nagsasalita yung dalawa, ay patuloy na magkikreate o hahanap ng dahilan yung mga tao para i-justify kung bakit sila naghiwalay. Pero ang nakakatuwa na kung maraming tao yung naghahanap ng butas kung bakit sila naghiwalay, ang dami ding mga, lalo na sa show business, na mga colleagues nila, di ba, na nakakausap natin na hoping nila sana magkabalikan, matuloy ang kasal, di ba? Kaya may mga klase ako ng college, just kung nag-message talaga. Huwag kasi nungaling, hindi ka nag-college. Kaya nga, kito, yung mga klase ko ng elementary. Inawin mo. May message ako, kung saan doon magkabali kasi magkaayot. Pero naniniwala naman ako na nag-college siya, Nay. Wala nga lang siyang klase. Grabe kayo sa akin. Nagbood pa naman. Pinaghanda ako pa naman. Parang ang babak ko na tingin sa akin ng mga viewers. Wow! Wow!
Pagkatapos mo sabihin... Graduate ako, graduate. Pagkatapos mo sabihin, baka si ano, may problema. Hindi, parang basta lang sila pag-usapan na. Sige, mag-explain. Wala naman, wala naman. Wala naman. Wala, ano lang, ito nga nakakaloka. So, si Bea, si Dominic, di ba, meron naman tayo nabasa, di ba, na si Bea daw, sa blind item lang, talagang hulang-hulan. Si Bea daw ay na-fall out kay Dominic dahil na-fall daw sa kaibigan. Ah. Oo. Tapos si Dominic naman, nililink sa mga bading. Oo. Diyos ko, di ba? Kanya-kanya sila talaga ng ano rason. Ang nakakaloka, mas marami pang sinasabi yung mga netizen kesa dun mismo sa mga taong involved. At saka na yung iba din mga tao nasa paligid nila, yun yung mga nagpo-post ng mga cryptic. Correct. Pero Tito Ogie, sa palagin ninyo, may jowang ba din? Ikaw nga, ganun ay dinideny mo eh. Nag-jowa mo yung sinusubukan mo. Ito pala, mga baby boy lang naman. Kaya sinigil ko na lang. Para makaipo na ako, para matigil na kayo. Pero tama naman sila ang sabi ninyo. Para makaipo na nga ako. Wala naman ako diba? Naipo. Oh. Ano yung sasabi ko sa'yo? Paano ka makakapagpa-ano, sex change niya, Josa? Balik na tayo sa tanong. Ayun nga. Hindi. Di ba sinabi ko nga sa'yo, napitin ng bading yung mga tipo ni Dominic. Ngayon, kahit yung napakayamang bading, pwedeng lumapit yan, pwedeng discard yan, pwedeng magpahatid ng emisaryo yan para iparating kay Dominic na type siya ng isang politician, isang billionaryo or businessman or billionaryong bading. Di ba? Naki Dominic na yun. Kung paano niya i-entertain yun. Diba? Sa palagay mo, yung mga tsaka lalapitan ng mga millionaire, Diyos ko, hindi na sorry ah. Siyempre, magwapo ka, may premium yun. Kaya pala Tito Ogie, wala lumalapit sa ako. Oo. Bupin! Wala man lang nagsesend ng mga indecent proposal sa ako. Anyway, ayan. So, I'm sure, kahit nagsalita ni si Dominic, tayo naman, ang inaantabayanan ay ang pahayag ni Bea Alonso. Basta na, ako isa ko din sa mga nag-hope talaga na sana magkaayos. Oo. Ito ah, isa pang hiwalay. Oh. Meron na naman? Hiwalay. Ha? Sino? Okay na sila. Hindi, hindi. Ang bilis. Hindi. Hiwalay. Eh, nung pala mahiwalay ito. Si Gabby at si Sharon. Hindi mo nagkabalikan na? Sa love team, ha? Di ba? Sa stage. Ah, sa Dear Heart. Sa Dear Heart, di ba? Tapos di ba na yung dapat magkakaroon yung parang follow-up? From Dear Heart, magkakaroon dapat yung PS I Love You? Ay, yung Valentine show. Boom! Lang sa MOA at ulit. Boom! Ah, oo. Alam mo, wala, hindi yan tuloy. Ay. Mas tuloy ang kasal ni Luis tsaka ni Jessie and Jonah. Ah, tsaka ni Heart tsaka ni Cheese. Oo, doon. Ah. Diba yung binlay natin dito? Pinahula natin na pag nahulaan nila, swerte sila. Oo nga. Yan yun. Kasi may nasagap akong chika na ano? Na meron pang isang ikakasal na celebrity. Totoo ba? Sa 10-15 din. 15? Sino oh, yan? Oh. Hindi ko na mabanggit na. Baka sabihin, mahadera tayo. Tsaka baka secret pa. Naku, baka secret pa! Secret ba yun? Pati ko muna, paano nangyari yun na meron pang isang kasal? Oh, sino yan? Nagtataka nga ako eh. Kasi nung narinig ko to, sabi ko, diba, parang kakakasal lang nila a few years ago eh. Tapos magpapakasal ulit. Eh, renewal of vow din to. Agad-agad. Saan to ikakasal? Sa Metro Manila lang. Outside Manila na eh, out of town daw. Oh. Basta out of town siya. Palawan ba yan, mamalaki? Oh. Ha? Oh, out of town naman yung Palawan. Ang ganda ng hula mo, ha? Oh, sino yan naman ay magbigay ka ng clue? Ay! Inutusan ka na ni Brenna. Hindi, gusto ko lang malaman, kuya. Oh, sino nga? Kinakabahan ako kasi ang tanga ko magbigay ng clue, eh. Dali na. Ano nga? Ako na lang, mamuli ako na. Bulong sa'yo. Bulong ko ba sa'yo? Oo. Ay, siya mamaloy? Ay, hindi natin. Ito na lang. Hindi na nga.
Ay, naku, kuya. Bakit? Ay, naku, kuya. Basta, kuya. Swerte ang makakahula niyan. Ha? Huh? Sino ba? Ako na, naiingit naman ako sa inyo. Ano ba yung naniingit? Ang loka. Ay, ang tao ang haba-haba ng dila. Ha? Huh? Amoy ako. Ay! Oo nga, dila nga niya. Nakaloko ulit. Ano, sino nga? Oh my God. Oh. Diyos ko. Hmm. Oo nga, swerte yung makakahula. Swerte yung makakahula. Nakaloka. Oh, ang daming nakahula niya, oh, Nay. Oo. Oh. Nauna tayo kasi sa announcement. Anyway, so ito na nga. Supposedly, meron silang Valentine concert ulit. Yes, I love you. Pero ito'y hindi na natupoy. Ay, bakit? Bakit? Na dapat sana ay doon na sa katapusan ng February. February 28 yata, ganoon. Posibleng hindi matuloy. Ha? Bakit? Oo, dahil kasi kung tuloy yun, dapat early ang promotion nun. Tsaka yung ticket sales. Oo. Oh, ba't nga na hindi natuloy? Eh kasi nga, hindi na si Sharon at si Gabing nag-uusap. Kundi yung kanika nilang mga lawyers. Ha? May demanda dito, OG? Nakaring ng lawyer, demanda. Hindi. Kumbaga, yun na yung kanilang representative. Para yung mga technicalities ng contract o yung mga stipulation dun sa contract eh kailangan malinaw. Eh ang nakakaloka nito, according to my source, eh si Gabby Concepcion daw ay humihirit ng napakataas na talent fee na napaka-imposible. Finger? Sabi sa akin ng source ko, nakakaloka naman yung hinihingi ni Gabby. Ang lakas maka-Coldplay. Totoo ba? Ganun kamahal? Hindi man ganun kamahal. Parang ano daw, kung siguro daw kung Coldplay yung hihingi nun, may manginginig pa sila. Pero si Gabby kasi, yun nga yung hinihingi ng kampo niya. Oo. Yung TF na hinihingi niya, parang hindi niya na maalala o hindi niya na inaalala na ano, kikita pa ba dito ang producer? O hindi na. Sa laki ng hinihingin talent fee. At bukod daw doon, ay sa lahat ng sponsors na makukuha, ay kailangan daw si Gabby ay 20% doon. Oo. Ang katwiran kasi ng kampo ni Gabby, kasi nung MOA concert nila, yung Dear Heart, ay napaka-successful naman daw. So, ang tanong nung aking source, kung si Gabby ba ang magko-concert lang alone, solo, mapupuno kaya ang MOA? Yun ang tanong sa akin. At ang hirit pa sa akin eh, ilang beses na mag-concert si Sharon Cuneta sa Araneta. Successful naman. So, pwede mo nga rin naman samahan si Sharon ng mga, ng iba pang singers eh, na magiging successful din. So, hindi mo rin daw ma-assure na kung si Gabby alone ang magpo-concert, eh, ganun din kapuno. Yun, yun ang sabi sa akin ng aking source. Eh, tignan mo na, eh, bakit naman ganun yung hinihingi ng TF ni Sir Gabby? Ha, yun. So, ang rason daw ni Gabby, ha, kung totoo man ito, ha, pwedeng linawin ito ni Gabby. Para daw kay Casey. Na, paano si Casey? Siguro bibigay ni Gabby kay Casey yung iba. Oo, oh, eh, pwede din naman bigyan ni Sharon na niya. Oo nga. Kaya nga, eh, kaya yung dalawa ngayon, eh, parang not in good terms si Sharon at si Gabby. Because of ang tagal-tagal daw kausap, parang napakahirap kausap ng kampo ni Gabby. Naku, malulungkot na naman na yung mga Sharon Gabby fans niya. Lalo na yung mga nasa Amerika, di ba? Ang dami nag-anticipate na pupunta sila dun ngayong taon. Ayun nga, isa pa yun. Grabe din daw hinihingi ng TF ni Gabby sa ibang bansa. Oh, pati doon? Yung mga series, oo. Eh sabi ng source ko, ang liliit naman ng venue. Sisingil ka ng ganong kalaki. Ano pakikitain ng producer? Eh dihingin mo na lang sa producer yung pera. Huwag mo na silang pag-uri na mag-mount pa ng concert. Kung ganon ang ihingin daw ni Gabby. Nakaliliit daw ng mga venues.
Kakasad naman yan. Correct. Kaya nga ako naman dito, bilang tayo ay tumatanggap lang naman ng mga impormasyon, mm-hmm. diba? Mahirap para sa atin ang husgahan din naman si Gabi. Mm-hmm. Mas naman ang ating OGDS showbiz update sa panig naman ng kampo ni Gabi. At kahit kay Sharon Cuneta, yes. kung merong gustong linawin si Megastar Sharon Cuneta, mm-hmm. doon sa mga nilalatag namin ngayon, lalo na si Gabi Concepcion, ayan, maaaring i-correct nyo kami kung mali ang impormasyon. Oo. Kung tama naman ang aming impormasyon, hindi ba? I'm sure technical lang naman siya. Okay po ganun. Parang karang-karang. Hindi naman. Parang binaliwala mo lang yung napakahaba kong statement sa ang gano'n. Hindi siyempre magka technical lang sila kasi tama ka naman eh. Ganun ba? Yun nga. Hindi, kaya kung meron silang gusto i-correct doon. Oo. Ay, naku, nakakaloka. Hindi ba tapos yung kalokalokan natin? Nakakaloka na lahat ng mga narinig natin ngayon, ay. Oo, eto na. Kasi nga may blind item ako. Ay! Naku! Hindi ito kakayanin. Ang dami na namang magtatanong sa amin kung sino. Hindi naman natin walang. May blind item naman. Oo, eto na. Oo. Hulaan niyo na kung sino! Sino? Sino itong sexy actor? Biba Max yan, I'm sure. Ay, sexy actor? Biba Max na agad? Oo. Basta sino itong sexy actor? Oo. Ang may jowa. Oo. Na non-showbiz. Babae? Oo. Ah, okay. Oo. Tapos, meron silang anak. Dalawa. Dati, nung hindi pa siya nagpapasexy, talagang isa siyang magiting at nakilang ama. Sa kanilang tahanan. Si actor. Si actor. Mm. Nung nagsimula na siyang magpa-sexy, ayun na. Medyo naninibago na yung misis. Oh, kasi, kung umuwi na dun sa bahay nila, umaga na. Na ang nirarason ay nag-gym. Oo. Tapos meron pang pagkakataon na nagko-content sila ng isang girl. Oo, content-content sila, no? Oo. Chuchuchu. Tapos nakikita daw ng mga anak niya. Tinanong ni Mrs. Oh. Kung ano ba yung girl sa buhay mo? Oh. Hindi, nagko-content lang kami niyan. Chuchuchu. Wala, magkaibigan lang kami niyan. Ah, nagko-contentan sila. Linawin ko yung Content. Huwag na paulit-ulit. Baka yun ang gawin ko sa'yo. Mag-content kayo. Ito na nga. So medyo naninibago na sa uwi-uwi. Oh. Yung misis. Mm-hmm. So one time, Happy New Year! Oh, si misis, saka yung jowa. Si actor. Si actor. Oh. Oo, naloka si misis. Oh, bakit? Kasi noon lang nangyari sa kanya, sa 10 taon nilang pagsasama. Na? Na yung kanyang Hello Kitty. Oh. Ay nangate. Ay! Talaga? Nangate. Ay? Oh. Oh. Nung nangate, akala niya wala lang, di ba? Oh, kinamot lang. Oo. Kinamot lang yan, nawala ang kate. Ha? Totoo ba? Tapos, second time around, nag-chugi ulit sila. Oh. Oo. Ala. Kumiyoho na. Bahomian Rhapsody na. Ha? Oo. Mahogany Films. Ay! Oh. Ang alit! Yung Hello Kitty. Ni Mrs.? Kakala ng Hello Kitty ni Mrs. Oo nga! Hello ko lang. Hello ko ni Mrs. Oo. Oh. Tapos, yun nga, naisip niya, ay, something is wrong. Kinfront niya na si Mr. Oh. Ganyan-ganyan. Bakit ganyan-ganyan? Bakit dati naman hindi nakakati yung caps ko? Ganyan-ganyan. Bakit dati hindi naman hindi naman namamaho yung Hello Kitty ko? Oh. Bakit ganito na ngayon? Oo. Hindi naman ako lumalabas ng bahay. Ikaw. Ikaw may kasalanan. Baka tinitiramiso mo yung girl. Oo. Tapos biglang eventually napaamin yung guy. Na may nangyari daw sa kanila. Kasi ang claim nitong girl, nabuntis siya ni sexy actor. Oh my gosh. Oo. May nangyari nga, nabuntis siya. Siyempre, may nangyari ito. Paano?
Kaya ngayon, parang ayaw na niyang makita yung lalaki. Gusto na lang nila umuwi ng probinsya kasi lang mag-iina. Ito namang lalaki, hindi naman niya matiis yung mga anak. Pinipigilan silang umalis. Ay. So, hiwalay na ngayon sila, Tito OG. Sila ngayon yung latest na naghiwalay. Nag-aaway pa lang sila. Eh, nakakaloka yung girl, payag na maging kabit lang ang kanyang room. Ay? Ganun niya kamahal yung mister ni Mrs. Ay? Oo. Taray ng pe. Pero hindi ko kinaya yung ano ba yan. Mm-hmm. Wala lang ang protection. Ayan. Ah, nagkasakit tuloy yung ano niya. Mrs. Yung pudendum. Mm-hmm. Naku, di ba nakakaloka? Mm-hmm. And with that, man! Pinatapos mo agad, wala pang tirol. Haba nun na. Ay, mga netizens ng ganyan. Ay, nako. Magagalit sila sa'yo, hindi sila makakatulog. Ay, nako. Ang sexy actor na tinutukoy natin ay dating child actor. Ay! Ay! Oo. Ang initials ng sexy actor na ito ay nasa first 10 letters ng alphabet. Ay, mag-ano tayo sa A, B, C, D, E, F, G, H, I, G. Pero pag nalaman nyo ang initials na, ito ang uso ngayon. Yung initials niya. Ah. Oo. Ito yung ano magtanong ka lang ang haba-haba ng sagot. Paragraph. Tangi. Initials, paragraph. Mahaba eh. Oh, sorry. Ay, nako. Hindi na naman ako makakatulog. Ba't makasalita ka yung tapo ng clue? Dinagdagan mo pati pipi namin dito audio. Oh, tulog na. Mahal yung tupakati. Makapanood na nga lang ng Biba Box Mami. Oh! Ay! Oh! And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mamaloy! Sana po mag-subscribe na kayo. Kung lagi kayo nanonood sa amin, i-click nyo na yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At syempre po ang kanya-kanya ni channel. Yes, at Mamaloy, at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy! Mamaloy! At nandiyan pala po yung vlog namin ng aming day one sa napakasaya naming tour! Trip sa Korea, di ba guys? Kasama mong OGDS Showbiz Update Team. At syempre po, kung meron po kayong events, birthday, parties, weddings, debut, corporate events, fiesta, ayan po. Ang Labida events po ni Mama Loy ay nandyan para po kayo tulungan ma-realize ang inyong fun and memorable events. Gaya na nangyari kahapon sa birthday ni Mira na, di ba? Ang saya. Mapapanood niyo po yan sa vlog ni Mira TV at saka ni Mami Soul at saka ni Erin. Yes! Rosa. At syempre, pag gusto nyo pa rin po ng mga good vibes na post, ay syempre talagang po kayo sa lahat ng aking social media account. At may nagtatanong sa akin, bakit ito ang ganda ng ngitin ko? Oh, di ba? Syempre, yun po ay gawa ng Gorgeous Smile Dental Clinic by Dr. Jessie Solis. Yes! Yes. Siyempre, si Madam Ara Sol is dead, di ba? Oh. At tayo sa ato ni Batina, happy birthday! Yung sister ni Dr. JC Solis, si Dr. Mars Solis Torres. Yan, nagpunta tayo sa birthday niya. Happy birthday po! Happy birthday po! Yan, at siyempre pa ang aking kumpanayan kay Christian Vasquez. Mm-hmm. Oo, Diyos ko, ang kanyang mga indecent proposals. Ay, napakarami mula nang siya mag-TikTok. Di ba? Oo, yung iba yung gusto pong magpa-kemerot ng Hello Kitty niya. Oo, ito na nga. Ayan. May mga babae pa mismo, ha? Sinasabi nila, pinantasya ka nila noon dahil pinanonood nila yung video mo na liberated. Ay, oo nga, ano? Pinagpapantasyaan talaga ako. Feeling mo ba nababastos ka? Hindi ko alam kung paano mag-react doon. Pero hindi na importante. At paano ba? Kasi minsan nagiging double standard na pag babae ang ginaganyo yun, big deal. So, ikaw, porke ba lalaki ako? Pwede akong ganun eh. Para sa akin yun, ang importante dun eh. Nag-i-enjoy sila. Anong gagawin ko sa ganung paraan sila nag-i-enjoy? Meron ka bang indecent proposal pa rin at your age? May nag-message sa akin, Sir Christian, dito ka na matulog sa bahay. Medyo malaki-laki yung offer niya. Minsan kasi natatakot din ako magsalita eh, kaya yung mga reaction ko, puro nalang facial reaction. Kasi natatakot din ako magsalita eh. Oo, oh, ayan po. Diba? Nakakaloka. Nakakaloka yung ibang mga fans. Ang kabuuan po yan ay nasa OGDS Inspire sa nasa I1 TFC na rin po. Yes! Ha?
At syempre pa, ang pasasalamat sa Premier Drip at Celeb Skin for my skincare. At ito pa rin po ang yung lingkod, Pampausin on the Dia, na lagi nagsasabit at papaalala sa inyo na. So tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag gawan po tayong makakalimot ha, na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang inisin, ibig sabihin, mission ko lang tayo sa buhay. Sabay-sabing! Every kissing is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi yung hihingi sa amin? Boy ni Joseph, please. Lubayan niyo po si Joseph. Ano siya makaipon? Grabe. Panay na lang ang bali niya sa akin. Diyos ko nakakalok. Hindi ko alam talaga. Bakit naman dyan yung pinangaralan ako sa harap ng manonood? Sinapahayaan niyo talaga ako. Bago buhay na ako. Oo. Hindi halata.